it's Emigrace from Gainesville Homeschooling. So, Gainesville Homeschooling is a place where I put all about homeschooling, such as mga learning resources, learning materials, educational toys, toys haul, toys reviews, and sometimes giveaways on some of the amazing toys or amazing na mga educational materials na makikita natin out there. And sometimes, napapakita din ako dito ng mga day in the life of a homeschooling mom. Ito yung mga real life situation na nangyayari sa isang homeschooling family dito sa Philippines. So, kung interested kayo sa mga ganong klaseng content, click the subscribe button at i-turn on yun na din yung notification bell nyo para hindi nyo mamimiss yung mga future uploads natin. So, yan. Now, ang ipapakita ko sa inyo ay yung mga homeschool essentials or yung mga materials na ginagamit ko for my 3-year-old. So, meron akong 3-year-old na anak. So yun, ito yung mga materials na ginagamit namin para matuto talaga siya with the things na kailangan na niyang matutunan at his age. So 3 years old siya. So meron akong series na ginawa na paano turuan ang mga toddlers. So parang ilang videos yon na sunod-sunod about lang. Shinare ko lang doon kung ano, kung paano ko tinuturuan yung aking toddler. So yun, 3 years old na siya ngayon. Kaya meron na din siya talagang kailangan mga developmental milestones na na-achieve at his age. So ngayon, i-share ko sa inyo ay yung mga homeschooling materials or yung mga materials and supplies na ginagamit ko para ma-develop yung kanyang language skills. So particularly, doon sa language skills. So merong mga developmental milestones. Shinare ko na rin yun. Ilalagay ko na lang yung link nun down in the description box or dito sa card para right after this video ay mapanood nyo yung video na yun. So yan. So mag-start tayo with this. Ito yung isa sa mga favorite niya ngayon. At this moment, ito yung favorite niya. Itong mga puppets na to. Sobrang cute lang nito. So, itong mga puppets na to ay inassemble namin siya. So, parang isa siyang buong sheet of paper siya. Tapos, fino-fold-fold lang siya. Ganyan. Pinofold, tapos ididikit din. So, don't worry, meron naman yung instructions. Pero, nabili ko yun sa Mr. DIY. Hahanapan ko na lang kung makakabili tayo sa online shop nung mga ganito. So, marami tong iba't ibang klaseng puppets. Kasi lang sira-sira na yung iba. Kasi nga, yan, sobrang gamit na gamit talaga nung anak ko. So, yan, eto, sobrang lakas makadevelop ng kanilang language skills. Kasi nga, nagpipretend sila talaga na, like for example, si Yosh yung giraffe, si Sion yung zebra, or si Sion yung elephant, tapos si Zoe naman yung zebra. So, nagpipretend talaga sila na mga animal sila. Tapos, they do meaningful conversations or talagang na-develop yung pagsasalita ni Sion kapag ginagamit nila itong mga puppets na to. Dahil nga, kailangan niyang makipag-converse or makipag-usap sa ate at kuya niya. So, to isa to, sobrang favorite namin to. Favorite ko din ito dahil nga, ang galing lang nito talaga. Parang just a paper lang. Pero talaga nade-develop yung kanyang language skills. So, yan. Itong mga puppets. Nice to have these puppets sa inyong homeschool, sa pag-homeschool nyo. Lalo yung mga toddlers. So, another toy na sobrang gustong-gusto namin at sobrang useful talaga when it comes to pag-develop ng language skills ng mga bata. Or particularly dito sa Graceful Homeschooling, yung language skill ni Sion ay this one. So, napakita ko na to sa inyo sa haul yata yun or kids toys test. I'm not sure lang pero hanapin ko yun tapos talagay ko yung link nun down in the description box. So ganito siya. Tapos sobrang galing lang kasi pwede mo itong i-set up sa kanyang table at mag-pretend play. So yung pretend play ay sobrang importante din para sa mga bata dahil dun talaga nila nade-develop yung kanilang language skills, yung kanilang social skills dahil makikipaglaro sila sa ibang mga bata. So pwedeng yun, i-set up nga natin ito dun sa kanilang table at encourage lang sila na mag-play talaga at sabihin sa kanila, okay, let's look for eggs kasi nag-lay ng eggs yung ating hen. So, kailangan hanapin natin yung kanyang mga eggs at ilagay sa trailer. So, yan. Tapos, ngayon, nahanapin ni Sion yung mga eggs. So, ganito yung kasama niya. So, meron siyang dalawang kasamang eggs. And parang totoong eggs na talaga tong mga to. Pero, yung isa lang na to may kulay na kasi tinulayan nila. Pero, yan. So, ganito siya. And then, ayan. So, hatak-hatak ngayon ng hen yung kanyang dalawang eggs. At pwede na talaga kayong mag-usap, magkwentuhan para ma-develop yung kanyang language skills. So, by the way, it
yung pagde-develop ng language skills ng mga bata ay sobrang importante yon dahil kailangan na nilang matuto na makipag-communicate. At their age, medyo hindi pa ganun talaga silang nakikipag-communicate. That's why ini-encourage talaga yung mga parents na makipag-usap, makipagkwentuhan talaga sa mga anak nila para ma-develop lalo yung kanilang language skills. Medyo effort lang yon on our part kasi kailangan natin talagang umupo, kasama nila, makipaglaro at makipag-usap sa kanila. So, meron pang isa, yung mga chunky puzzles. So, kung meron kayong mga chunky puzzles, kahit mga ABC yon or mga numbers yon, pwede nyo din yung gamitin to start a conversation sa inyong mga toddlers. So, yeah, next thing on our list ay syempre mga books. Ito talaga yung sobrang nakaka-develop ng kanilang language skills. So, itong mga books ito ay mga board books ito kasi nga, pag mga toddlers I highly encourage na mga board books pa rin yung gamitin kasi mabilis lang talaga silang makapunit. Tapos para at least yung kanilang fine motor skills na pag-turn ng page ay ma-develop din. So, iyon yung isa din sa isang developmental milestones na kailangan din ma-achieve ng mga toddlers yung magpag-turn ng pages ng isang libro. So, yan. So, ganito yung mga itsura ng mga board book na binibili ko. So, ganito yan. Tapos, this one ay parang mga 20 pesos lang to sa book sale. So, yan. Ito yon. Tapos, na-encourage talaga yung mga bata na magsalita at makipag-communicate sa inyo dahil din sa mga books. So, like, for example, basahin nyo. Tapos, tatanong nyo, what is this? Oh, this is an elephant. So, sasabihin nila na ito ay isang elephant. So, ayan. Ito yung aming favorite na book ni Sion. Tapos, gumawa din ako ng mga maliliit na mga puppets. Or, ayan, mga puppets. Tapos, nilagay ko na lang or dinikit ko na lang doon sa mga popsicle sticks. Tapos, yun yung ginagamit namin dito sa Elmer's Friends. Ito yung favorite niya. Tapos, meron tong iba't ibang mga animals. So, ganyan. So, like, for example, ito yung zebra. Ito yung stripiest na friend ni Elmer. Tapos, pwede mo na ngayon itanong sa kanya, no, okay, what's the sound of the zebra? Or, how does the zebra run? Parang mga ganon. Tapos, for example, ano pa? Ayan, snake. So, meron ding friend si Elmer na snake. So, what does the snake say? So, ma-encourage siya na magsalita at i-speak out. So, ito, favorite namin talaga ditong part ng book na to na nakalagay dyan. Hello, lion! You have the loudest! And then, we're gonna say, roar! Parang ganun. So, importante sa mga toddlers na sobrang excited talaga yung mga kilos, yung mga sound, or yung kung paano mo sabihin yung mga bagay. So, ayan. So, ganun. Ito yung favorite namin, yung lion. Kasi nga, meron kaming loudest roar kapag sinasabi na namin yung lion. So, another thing ay itong book na to, My First 1,000 Words. So, itong mga My First 1,000 Words ay maraming mga words dito kasi 1,000 nga siya. So, iba-iba din siya. So, like for example, meron dito yung mga clothes na sinusuot. Tapos, mga clothes na sinusuot kapag malamig, sinusuot kapag mainit. And then, eto, so, yan, yung mga things na ginagamit sa bathroom. So, pwedeng, dito ang gagawin nyo lang ay, okay, tatanong nyo dito, what is this one? So, this one is a towel. So, pwede na nilang sabihin, can you repeat after me? You say, towel. Tapos, sasabihin nila yon, towel. So, matututo talaga sila na magsalita just because sinasabi nyo muna, tapos, saka nila i-repeat. So, importante that we also say the word and then ipaparepeat natin sa kanila yung mga words na sinasabi natin. So, madami to. Merong people at work, tapos more people at work, and then in the office, ano mang ginagamit sa office, tapos at the dentist, so ito yung mga things na makikita mo sa dentist or sa clinic, and then in the hospital, and then meron din going places by water. So yan, sobrang favorite namin to ni Sion dahil ang gamit talaga niyang mga pictures na nakikita. So yan, and then meron din ako dito, ito din, isa sa mga favorite namin ni Sion dito, itong Seek and Find. So what I love about this one, ay meron tong mga iba't ibang variations. So meron siyang
Kami ito, transportation. Meron din yata itong farm, tapos at school or around the world. So, bibili din ako ng ibang mga variations dahil feeling ko kabisado na ni Zion itong mga to. So, yan. Tapos, maganda dito sa Seek and Find ay meron siya ditong mga hahanapin na mga items. And then, dito sa buong picture na to or sa malaking picture na to niya hahanapin. So, like for example, okay, let's find these things. Okay, can you find the duffel bag? Where is the duffel bag? Tapos hahanapin niya ngayon dito sa buong picture ko na saan yung duffel bag at sasabihin niya, there! That's the duffel bag! So, sinasabi niya ngayon kung ano yung hinahanap niya. So, let's find for the sunglasses! Where is the sunglasses? And then, hahanapin niya dito ngayon at there! There's the sunglasses! So, re-repeat niya palagi kung ano yung hinahanap niya at kung ano yung sinasabi niyo. So, yan, natututo talaga at nade-develop yung kanyang language skills dahil nga dito sa mga activities na to, sa mga books na to. So, last on the list ay itong mga conversation cards. So, itong mga conversation cards na to ay ginawa ko to. Tapos, kasama din ito sa graceful learning pack ng mga toddlers. So, yan. Iba't ibang mga klaseng activities yon na gagawin nyo with your toddlers. Sobrang dami talaga ng mga activities noon. Mga 100 plus activities na iba-iba din talaga yung ginagawa ng mga toddlers. So, yan. Ito ay conversation cards. At dito sa mga conversation cards ay meron ding iba't ibang mga parang ini-encourage ka na pwede mong kausapin talaga or parang conversation starter, parang ganun siya. So, ganito yung itsura niya. Okay, so, meron dyang question tapos meron din siyang mga pictures dyan. So, for example, yung card na yan nakalagay dyan ay who is dancing? So, yan. Tapos, pwede mong itanong ngayon sa anak mo, oh, who is dancing here? So, is she dancing? No! Sasabihin ng anak niya, what is she doing? She's reading. So, how about this one? Is he dancing? Yes, he's dancing. How about this girl? What is she doing? She's singing. So, nai-encourage talaga yung bata na makipag-communicate at makipag-usap. So, nade-develop yung kanilang language skills. So, marami tong mga cards na to na may iba't ibang mga questions. So, kung lahat pala, by the way, ng mga ito ay ilalagay ko na lang yung links nito down in the description box kung saan ko sila nabili. At itong conversation card kung saan nyo to mabibili. At kung ano pa yung ibang mga kasama nitong mga conversation cards. So, yan! Ito yung mga ilan sa mga activities na ginagawa namin dito sa Graceful Homeschooling para ma-develop lang or ma-achieve namin yung developmental milestones ni Zion. So, with his age, di pa kami masyadong nagde-dwell doon sa mga lessons like, for example, alphabet number, shapes, colors. So, hindi pa kami doon sa mga ganong mga lessons na ginagawa ng mga preschooler. Pero, what we would really like is to focus lang para ma-achieve namin yung mga developmental milestones ng mga toddlers, yung mga 1 to 3 years old. Now, kung interested kayo with that video, lalagay ko yung link na down in the description box. So, there you go! Thank you so much for joining me. Ito yung mga materials or homeschooling essentials na sa tingin namin sobrang nakakatulong sa amin when it comes to achieving yung developmental milestones ni Zion, especially sa when it comes to language skills or pagde-develop ng kanyang language skills. So if you like this kind of content, please give this video a big thumbs up para alam ko lang din na gusto niyo pa ng mga ganitong klaseng content here in this channel. Please join the Graceful Homeschooling family, click the subscribe button at i-turn on yun na din yung notification bell nyo for more videos like this. And so there you go. Thanks so much. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone. And I will see you around. Bye everyone!